Good morning everyone and welcome back sa aking tutorial ulit ngayong araw na ito at crypto na naman tayo. Okay, so today ang ituturo ko naman paano ba bumili ng token using trust wallet, yung swap, yung tinatawag nilang bibili ka ng token sa pancake swap o kaya sa uni swap. Ito yung mga parang exchange siya na hindi ko rin to dati. Hindi ko para alam eh. Pero wala siya sa yung parang actual na chart ba na trading exchange na makakapag set sell ka, set buy. Dito automatic swap talaga. So ang kagandahan kasi dito, mabibili mo ang isang token na wala pa sa malalaking exchanges. So mostly mura pa ang kanilang price. Kasi once na nasa exchange na sila, minsan, medyo mataas na ang price nila. Kasi nakakapasok lang yung mga token yan sa mga malalaking exchange kapag mataas na ang kanilang capitalization. So normally, pag nag-start sila, medyo mababa pa lang ang capitalization. Ang mga token prices nila, sobrang mura pa rin. So, yun yung nangyayari na ang iba nakakabili ng sobrang mura. Tapos, pag well-known na yung token na yun. Yun nga lang, no? Kasi, lagi nyo pa rin iisipin na, mag-research pa rin kayo every token na pag i-investan nyo or bibilhin nyo. Huwag kayong magpapa-hype ba? Or, depende sa trader yan, ha? Sa inyo pa rin kasi pera nyo naman yan. Anyway, so, basta yung tuturo ko lang is yung sa swapping. So, paano ba bumili ng token sa trust wallet? So, kailangan, punta tayo sa token sa trust wallet. So, kailangan, meron kayong fund na BNB. So, ano ba tong BNB na to? Mabibili nyo to sa Binance. At check nyo na lang sa Coin Market Cap kung saan mabibili pa na market or exchange ang BNB. So, ako kasi bumibili ako sa Binance. So, sa Binance, ang ginagawa ko is, ito. Kasi may kita nyo dalawang token na yan ng BNB. Sabi nila, same din lang naman siya, magkaiba nga lang ng purpose. Pero, parehas lang silang BNB token. Hindi ko lang masyadong alam to kung pwede nyo na rin lang i-research. Basta, ang ginagamit ko lang itong BSC. Ito kasi BEP2, parang ganun. Basta, ito lang ang gamitin niya. So, ang ginagawa ko, pupunta ako sa Binance. Doon ako bibili ng BNB Smart Chain or BSC. Tapos, itong wallet address nito, yun ang kukunin ko para makareceive. So, punta tayo sa Binance. So, sa Binance, nandito, punta tayo sa wallet. Or for example, nakabili na kayo ng BNB, no? Sa Binance, isa lang ha, isa lang ang BNB doon, walang dalawang kulay. Ito lang bibili nyo. So, punta kayo dito sa Binance, then bili kayong BNB. Then, pag nakabili na kayo ng BNB, punta kayo sa wallet. Tapos, ang gawin nyo, withdraw. And then, ano withdrawin mo? BNB. So, yung smart chain na address, i-paste mo dito. Automatic na babasa niya na smart chain yan. Safe dream boot. Sorry. So, punta tayo muna sa trust wallet. So, kunin na lang natin ang receive or copy natin to. Okay. Then, balik tayo sa withdraw. Ayan. So, ayan. Nakalagay dito, BP20 daw, or BSC. Di ba parehas lang naman? Ang kaibahan nitong Binance na to, BNB tsaka yung BSC, tingnan mo ha. Yung isa, may nakalagay na word na, dito makikita nyo, walang BNB ha. Ayan o. Doon sa kabila, pag ginuha mo yung itong yellow na to, ayan. Pag tinignan nyo yan, may BNB yan na. Di ba? So, pares lang naman yan. Ang problema, kailangan mo talaga ito kasi ito yung ginagamit or binabawasan ng gas fee. Pag ito ang may laman mo, tapos gusto mong bumili ng token, naghihingi pa rin siya ng gas fee. Ayun. So, kaya yung smart chain ang gamitin natin. So, okay. Proceed sa Binance. Okay. Yan. So, ang minimum withdraw na daw ngayon is mahal na. Tama ba?
Oh, minimum withdraw is ano na, 0.01. Hala. Kamahal na eh. 0.1 na. Dati 0.005 pwede. So, ayun. Daily withdrawal limit yun. Oh, BTC pala ito. So, ayun. Then, withdraw nyo na lang. Then, pag dumating na yun doon, punta ulit tayo sa Binance. Okay. Punta kayo dito sa DApps. Pasensya na, dami kong ano ha. Dami kong kwento. Punta kayo sa DApps. Kasi dito nyo makikita ang mga... Ayan. So, marami dito ang new DApps. Ito, bilihan din to ng mga, ano, parang marketplace din to siya. Yun nga lang, may kanya-kanya silang, like itong ano bang DeFi? Parang finance ang hindi ko alam. Popular, ang karamihan ng ginagamit is itong Pancake Swap tsaka Uniswap. So, itong Open Ocean, yan, marami yan. So, mostly sa Pancake Swap tayo. So, punta tayo sa Pancake Swap. Okay? So, dyan sa Pancake Swap, ang kailangan nyong ilagay dyan is yung mga contract address. So, pupunta kayo dito. Dapat meron na kayong copy ng contract address. So, depende kung halimbawa ang pair or ang token na bibilhin nyo is merong pair ng BNB or BSUD or sometimes USDT. Depende. So, kailangan nyo siyang i-check. May-check nyo rin naman yan kasi nga, pag halimbawa BSUD, may lalabas din naman. Or pag USDT, ito o. For example, BNB, kung gusto nyo USDT ang ipambibili nyo, pipili lang kayo or type nyo USDT. Ayan. Or kung may fund kayo ng USDT or kung may fund kayo ng BSUD, ayan, pwede nyo gamitin. Ako walang fund eh. So, BNB ako. So, for example, meron na kayong contract address. Ipipaste nyo lang dito. Yan, automatic masi-search niya na ang hinahanap niyong token. For example. Okay, so for example, Safefold tayo ha. I-ano ko na lang yung o kahit anong token, tingnan natin. Hanap muna ako ng token. So, ito may hanap akong token. Kaso nga lang, ano to, sobrang haba nito. Kaya kailangan ko pang i-delete. Kasi link kasi to eh. Actually, pwede nyo naman. Ayan. So, nakalagay dito, Blaze. So, ayan. Kung bibili kayo ng Blaze, mas maganda sana kung nakikita nyo ang chart. So, sa charting, mas maganda na i-track nyo yung chart ng token na bibilihin nyo para hindi kayo makabili sa sobrang taas. Okay? So, ang kagandahan, kasi, mamaya, isi-send ko or lalagay ko sa description din yung link kung paano nyo matatrack yung charting ng mga token na hindi makikita sa CoinMarketCap. So, nasa, under siya ng Binance Smart Chain Scan. So, tingnan nyo na lang doon. Mas maganda na may nakikita kayong chart bago kayo bumili. For example, itong Blaze. For example, bibili tayo ng i-input nyo lang kung magkano ang gusto nyong bilhin. So, 0.03 BNB. Ang estimate Blaze lang is 2.69. Ang mahal niya, grabe. So, ang mahal ng Blaze. So, pag swing up nyo yan, click nyo lang yung swap and automatic yun. May lalabas na dyan ng mga information. Kung magkano ang total ng binili mo, tsaka yung gas fee. Regarding sa gas fee or sa network fee, regarding naman sa gas fee, eto, pwede nyo yan palitan. Pag congested ang network, mas maganda. Parang kung halimbawa, mahal ang binayad mo, eto, pwede mo yan palitan. Ito yung tinatawag nilang slippage tolerance. Pwedeng 1% siguro. Kung gusto nyo ng 50%, ako, pag hindi masyadong congested ang network, 0.08 is okay na. 0.08. 0.8, okay na. Yeah. Kung congested ang network, gawin mong 1%. Ang iba, 12. Anyway, so, yun, mas mahal nga lang yun. The higher,
the slippage mo lang mababawas sa'yo. Pero ginagamit lang yan kapag halimbawa mag-convert ka na kung gusto mo ng easel. Para at least hindi lagi nag-i-error. So, ayun. And for example, itong ano ko ba? S-World. Bumili ako ng S-World. So, 0.03. Ayan. Ganyan. So, ang makukuha mo daw na estimate sa 0.03 BNB, meron kang 58 billion na S-World. So, yan ang katumbas ng ano. And then, while nakabili ka na, wait mo lang na tumaas, sinisaka mo na lang ibenta. So, ganun lang. Ang pagbenta naman yan is mangyayari ganito. Since meron akong S-World, ang gagawin ko lang, ito, click nyo lang yan para mag-swap. Para itong BNB mapunta dito, at itong S-World naman mapunta dito. Para malaman mo kung magkano na ang conversion. Kung kumita ka na ba or lugi. So ako, since dalawang beses akong bumili ng S-World, mataas tsaka mababa, malamang lugi pa ako. So, ikiklik ko lang maximum. So, ayan na. Ito na ang kapalit ng ilang bilyong trilyong S-World. So, sobrang baba pa niyan kasi nabili ko siya ng total of 0.06 BNB. So, wait ko na lang siya na tumaas, then saka ko siya, isa-swap na naman. So, ganun lang. And then, pag na-swap nyo yan, automatic, mag-a-appear na yan siya dito sa wallet nyo. Dito. Yan. Mag-a-appear na dito. So, ito, makikita nyo rin dito yung mga pinamili nyo mga token. Yan, yung safe road. So, yun lang. I hope may naiintindihan kayo sa swapping. Medyo makwento nga lang talaga ako, pagpasensyahan nyo na. Bye-bye.